balik, Panginoon. Kumusta ang lakad mo, Panginoon? Tagumpay, Cicero! Patay na si Orios! Paano nangyari ito? Nag-flat na yung monitor niya, pero buhay pa rin siya. Mula pa kagabi, brain dead na siya. Kaya lamang siya nabubuhay dahil sa machines na nakakabit sa kanya. Kung hindi dahil sa akin, hindi mangyayari sa'yo ito. Huwag kayong matakot. Sinugo kami dito ni Orios. Hinihintay na niya kayo. Tara na, tara, tara! Please! Bakit nandito pa yan si Kakak? Nagawa na ba niya ang misyon niyang patayin si Maria Makiling? Pagpaumayin mo, Panginoon. Kakak! Ipad! Orios? Lumapit kayo sa akin. Ano nangyari sa kay Orios? Mahina na ang katawan ko. Hindi na ito kaya ng aking espiritu. Kaya alam ko na, iiwan ko na kayo. Huwag mong sabihin yan, Tia Orius. Huwag mo kami liwanan. Hindi ka pwedeng mawala. Kailangan ka namin. Inang-ina na yung katawan ko, Oliver. Tulungan niyo na lang ako. Hawakan niyo ako. Bilang pinaglilingkuran ko, balayain niyo na ang katawang lupa ko. Katawang lupa? Kuya, hindi namin gagawin yan. Dahil alam namin na pag ginawa namin yun, iiwan mo na kami. Tulungan niyo na ako, hinaghinana ako. Espada ang kalayaan ng aking katawan. Thank you.
Ayun na siya, oh. Sunan niyo, abot na siya. Hindi pwedeng lumisan ang kanyang espiritu. Maaring sumuko na ang kanyang katawan, pero hindi susuko ang kanyang kaluluwa. Lala, malaki pa rin ang utang na loob ko sa'yo. Dahil sa'yo, buhay at ligtas ako ngayon. Kaya salamat. Miss? Sige po, Doc. Gawin niyo na po ang dapat yung gawin para hindi na siya kahirapan pa. Gaganap ay may dahilan. Kung ano man ang dahilan ito, ay saka na natin malalaman. Pero isa ang natitiyak ko. Ang mandirigmang eskrimador na si Orios ay muling mabubuhay. Oh my God! Buhay ang pasyente! Buhay siya! Sana ang buhay ay walang dulo o hangganan. Sana'y wala nang taong mahirap o mayaman. Sana'y isang kulay. Sana ay wala nang away. Sana ay pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana ay pag-ibig na lang ang isipin. Salamat at pinalit niyo ang tagapagligtas ko. Paano nangyari ito? Kanina lang ay wala siyang brain activity. Doon sa itong milagro.
Milagro. Sino kayo? Nasaan ako? Sir, relax na ko kayo. Pitiwan mo ako. Hindi ko kayo kilala. Sir, relax na ko kayo. Alfred, sandali. Pero mayo kayo sa akin. Nalapit. Layuan niyo ako! Layuan niyo ako! Alfred! Nurse, hawakan mo. Alam ko, Orius. Kuya. Ang pasyente. Nasaan ang pasyente? Wala na po siya, ate. Hindi rin po namin alam eh. Balik wala na po siya. Charlie at Oliver na tumayo sa sarili namin. Hindi po ako makontra. Maski mahirap, natanggap ko po ang pagbawi niyo sa amin kay Kuya Orius. Pero sana po sa pagkawala niya, kayo na po ang malili sa kanya.
Para sa gabay nyo, magawa po namin ang aming misyon. Para hindi po namin kayo mabigo. Pati si Kuya Orion. Matagal na ba itong nasa noon? Sino ka? Ako si Alfred. Kapatid ni Elsa. Tulungan niyo po siya. Wala naman po siyang tatunong sinugod ko siya sa ospital, Doc. Ang point ko, wala naman mo siyang tattoo nung una. Nung nabuhay siya, biglang nagka-tattoo na. Paano nangyari yun? Muling mabubuhay si Orius? Eh, sino naman tong Orius na ito? Siya ang napili ng espada na magbigay patnubay sa mga bagong panday. Sandali, Lola. Alam nyo, litong-lito na ako eh. May panday! May Lizardo! Ngayon naman, Orius? Lola, sino ba talaga itong mga to? At saka, ano naman kinalaman ko sa kanila? Bakit sila nagpapakita sa pangintain ko? Ikaw lang ang may kapangyarihan na makakita nito. Dahil meron kang kapangyarihang espesyal. Ay nako, Lola. Alam niyo, Lola Maria, marami na ho akong problema. Ayoko ho nitong kapangyarihan na to. Pwede ko bang huwag na lang? Hindi mo matatakasan ang inyong kapangyarihan. Isa kang nilalang na espesyal. Lola naman eh. Ako espesyal? Ganito bang espesyal? Lola naman eh, nagbibiro kayo eh. Lola. Wala yan, Charlie. Nanginapan kasi ako ng ngayon eh. Kasi, hindi kasi ako makapaniwalang iniwan na tayo ni Kuya Orius. Parang panaginip lang to, no? Sana, panaginip lang to. Maski ako, ganun din inisip ko eh. Pero, hindi talaga siya panaginip. Wala na si Kuya Orius. Iniwan niya na tayo. Pero, kahit wala naman si Kuya Orius, kaya pa rin natin to, di ba? Kahit tayong tatlo lang. Siguro nga, Charlie. Kaya natin ito. Dapat, kayaanin natin to. Sali sa amin? Kaya na. Hayaan mo na nabang panghinaan ka ng loob. Sino ba may nagsasabing magpapatalo ko sa sarili ko? Kahit wala si Kuya Orius, itutuloy pa rin natin ang ating misyon. Basta kasama ko kayong dalawa, kahit anong mangyari, kaya natin to. Isa para sa lahat! Lahat para sa isa! Ba't siya tinitignan?
Kasi parang may something sa kanya na hindi ko ma-explain. Parang familiar siya na hindi. Ako rin eh. Parang sinasabi ng loob ko na kilala ko siya, pero yun ko lang naman siya nakita. Ako din. Ako din. Ganun din ang iniisip. Kaya nga ako nagtanong sa inyo eh. Kaya ganun. Iisang pakiramdam natin. Sino kaya siya? Ayan po yung mga batang sinasabi ko sa inyo, sir. Mga bata, kayo ba yung kasama ng pasyente na wawala? Opo. Opo. Halimuna kayo sa opisina ko, may tatanong lang ako sa inyo. Iusap-usapan ng mga kasama ko. Yung tukol din sa tatusunoon ng kaibigan mo. Para sumulpot yun. Hindi ko nga rin po alam eh. Nabigla rin po ako nung biglang nagkaroon siya ng ganun sa unyo niya. Alam mo, sobrang unexplainable na to ha. Bigla na lang siya nabuhay. Feeling ko, kakaibang tao yung kaibigan mo. Talaga bang hindi nyo alam ang nangyari doon sa pasyente? Baka may alam kayo, magtapat na kayo. Sino ba talaga ang kumuha sa katawan niya? Ako. Kahit magsalita naman kami, hindi pa rin kayo maniniwala. May sinasabi ka ba, iho? Ah, ang sinasabi po ni Oliver ay hindi pa talaga namin alam kung ano nangyari kay Kuya Orius eh. Pagkapasok na lang po namin sa kwarto niya, wala na siya. Ayun nga po, hindi namin alam kung sino kumuha sa kanya. Hindi ito ahayaan ng ospital, lalo na't kargo namin yung pasyente. Meron ba siyang ibang kamag-anak na pwede namin kausapin? Yung mas matanda sa inyo? Ulila na po si Kuya Orius. Wala na po siyang ibang kamag-anak eh. Kaya wag na po kayong mag-ala na may kukuha doon sa bangkay niya. Sana nga hindi kami masisirito. Dahil maski kami, hindi namin maipaliwanag ang pagkawala ng isang dying na pasyente. Eh kayo, meron ba kaming pwedeng tawagan ng mga kamag-anak nyo o guardian para mapasundo na kayo rito sa ospital? Wag na po kayong mag-alala sa amin. Kaya na po namin umuwi. Apo. Tara na, Haji Charlie. Sige po. Ayos na po kami. Tara. Sir, bakit niyo sinayang umalis nang hindi sinasagot yung whereabouts ng pasyente natin? Ang sabi nila, wala silang alam. Siguro naman hindi magsisinungaling yung mga yun. Magdasal ka na lang na wala talagang kaanak yung pasyente dahil ayokong madimanda tayo sa pagkawala niya. Buti na lang natakasan natin yung doktor na yun. Kala ko di siya maniniwala na wala tayong alam sa pagkawala ni Kuya Orius. Ikaw na rin naman nagsabi na kung sasabihin natin yung totoo, di na naman sila maniniwala na naging abo si Kuya Orius. Saan pa ipupunta ngayon? Eh kung bumalik kaya tayo sa junk shop? Wag! Delikado dun. Kung doon naglaban sila Kuya Orius at si Lizardo, baka bumalik si Lizardo. Baka doon niya tayo abangan. Eh, paano naman si Sintoy? Iniwan natin siya doon mag-isa sa junk shop. Alam mo, huwag mo intindihin yun. Doon naman siya ang target ni Lizardo eh, kaya hindi maano yun. Eh, hindi ba dapat na malaman niya na napatay si Kuya Orius? Sino magsasabi sa kanya na masamang balitang yun? Uuwi muna ako kaila Mami at Daddy. Miss na miss ko na kasi sila eh. Gusto ko na sila makasama. Ako din! Gusto ko makita ang mama ko. Gusto ko na siya makasama! Makakasama na ba kita hanggang sa walang hanggan? Pero hindi pa ito ang tamang panahon. Katawan mo lang ang tinalo ni Lizardo. Kaya tuloy pa rin ang misyon mong gabayan ng mga batang panday. Maging isa kang mortal sa katawan niya. Ibang-iba na ang itsura ko. Simula ngayon, tawagin mo na akong Orius.
Si Oreos. Baka sakaling makita natin siya dito. Paano natin makikita yun? Ang laki-laki ng Maynila. Eh, good luck naman sa atin. Wala ka bang nararamdaman? Daddy! Charlie, magtapat ka nga sa akin. Ano bang ginagawa mo at lagi kang namawala? Mga batang panday, tinatawag ko kayo. Magpakita kayo sa akin.